Hello guys! Kumusta na? Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, magandang hapon, magandang gabi. Another reaction video po tayo tungkol sa babaeng ahas. Mahigit na pong isang buwan yung babaeng ahas na nagtitrending. So, ito pong babaeng ahas, galing po yan sa, ano, sa vlog ni Maharlika sa Balljack TV. So, marami pong mga Unitim vlogger, maraming mga subscriber, followers, at saka iba't ibang content creator, at saka YouTuber na nagtataka, sino ba talaga yung tinutukoy ni Maharlika? Kasi, ang akala ko noon, yung isang babae yung tinutukoy niya, eh wala na yung babae na yon. So, sino pa ba ang babaeng ahas sa Malacanang? So, syempre, dahil marami tayong mga nasasagap na mga balita. Hindi natin alam kung totoo ba yan o hindi. Gusto lang ba magkaroon ng views o hindi. So anyway, pinakinggan ko po si ano, si Kaistorya TV. Tapos pinakinggan ko rin si Mike Abby Opinion. Pinakinggan ko rin si ano, Shobaldi sa kanyang reaction video. Tapos pinakinggan ko rin yung si Badong Aratiles. Tapos marami pa si General Johnny Laksamana, pinakinggan ko rin si Tito Manny sa usapan Tito Manny. Ang dami pa, marami pa guys, bagong lipunan, marami nagkakagulugay tungkol sa ano, sa babaeng ahas. Yung suggestion ko kay Maharlika, ito, magpapasintabi tayo. Maharlika, sino ba yung babaeng ahas na tinutukoy mo? Kasi kung ang babaeng ahas ay gumagapang tapos hindi alam ni PBBM, eh dapat sabihin mo, pangalanin mo. Kasi matapang ka naman, di po ba? At saka mayamang ka naman. Eh di sabihin mo na para hindi na magkagulo yung mga unit team, vlogger at hindi na magkawatak-watak. Para klaro. Kasi kung puro babaeng ahas, walang pangalan, eh hindi natin alam kung sino yung babaeng ahas. Kaya kailangan talaga malaman natin para meron tayong ano, kumbaga we should have ano, palaisipan yung hindi na tayo mag-isip ng kung ano-ano. Talagang sabihin mo na, prank ka, para diretso na kay ano, PBBM. So anyway, pakinggan natin si Badong Aratiles dito kasi may sinasabi siya na parang sabi niya dito, babaeng ahas, bangayan ng mga vlogger, unfair sa mga followers. Totoo nga naman, kasi yung iba, akala ng iba, kaya maraming reaction kasi nga para sa views. So pakinggan natin si ano, si Sir Badong Aratiles, okay? Pinaka-importante natin na malaman sino ba 'to. So sandali, eh ano ko ito. Pero ano lang po, pasimplihin lang po natin, no. Eh ang tagal na po nitong babaeng ahas, parang gatas na gatas na, eh, no? Yung mga bangayan po ng mga vloggers. Ayaw ko pong makisawsaw dyan. Pero sawsawan na rin natin. Kasi habang ako ay tumitingin ng aking mga vlogs, nakakalat po eh. Sunod-sunod yung ginawa pong ano ngayon. Sunod-sunod po ang ginawa ni Thinking Pinoy. No? Na anong tawag doon? Yung blind item. Sunod-sunod. Hindi mo maliligtasan dahil kahit pa paano, naka-follow ka dyan. Hindi follow ang tawag eh. Anong tawag doon? Yung pag ikaw ay binabasa mo sila, biglang pumapasok. Taka ako, sunod-sunod oh. Kung sino-sino. Ang mga hindi ko alam kung isang tao lang yung tinutukoy ni Thinking Pinoy. O iba-ibang tao. O yung kanya sinasabing blind item. Okay. Oo, talagang ano, nangitim po tayo sa kamay nila. Pasensya na po kayo. Talagang hindi kasi tayo nagsasunblock. Mahaba-haba pa rin po. Mahaba-haba pong ano to. Okay. Sa isang banda naman po, eto ako, tukoy natin sila, no? Sa isang banda, si Maharlika naman, parang isang buwan na, ha? O, next time, magsa-sunblock tayo. Sa, si Maharlika, parang mahigit na yata isang buwan yung babaeng ahas. Real talk, ha?
Ang akala ko po talaga ang tinutukoy niya ano eh. Si kasi Surayda rin tawag niya kay Attorney Trixie, eh, di ba? Tapos babae, ahas. Ah, siguro si Attorney Trixie to. Pero wala na si Attorney Trixie. Meron pa rin. Parang, bakit ko sinabing ano, bakit ko sinabing unfair sa mga viewers? Kasi, sinusubaybayan kayo. Hindi po namin alam eh. Ako po, matagal ko ng challenge to, no? Naalala ko si Ping Lacson. Di ba? Paulit-ulit tayo. Naalala nyo, no? Yung sinabi ni Ping Lacson na merong isang USIC na nag-aalaga ng, ano, ng mga troll farm. Inaraw-araw natin si Senator Lacson. Senator Lacson, tukuyin mo yung USIC na yun. No? Meron ba talaga? Ang duda ko kasi dun, propaganda lang eh, di ba? Ah, eto ang tanong ko kay Maharlika, meron ba talaga? Ikaw ba? Bakit hindi mo sinasabi kung sino yung babaeng ahas? So anyway guys, hindi ko nanonood sa'yo, kaya lang. So anyway guys, ilalagay ko yung link ni ano, ni Badong Aratiles sa description box kung gusto niyo panoorin yung buong vlog. Kasi correct naman siya, di ba? Sabi niya, pangalanin kung sino ba yung babaeng ahas para makapag-ingat si PBBM. Kasi kung puro lang babaeng ahas, hindi po natin alam yan. E baka mamaya makagat nang wala sa oras, di ba? So anyway, marami pong mga ano, mga video tungkol sa babaeng ahas. At meron din sinasabi si General Johnny Laksamana tungkol sa babaeng ahas. Ilalagay ko rin yung link ni General Johnny Laksamana para maintindihan nyo. Kasi alam mo, talagang magulo, di ba? Magulo. Nagkakawatak-watak yung mga unitim vlogger nagbabanggaan dahil sa babaeng ahas. Kung ako kay Maharlika, total matapang naman siya. Sabihin niya kung sino yung babaeng ahas para mapagsabihan ni PBBM. Di ba? So anyway guys, kagaya ng sabi ko, walang personalan. Kundi nag-aalala lang tayo dahil mahal natin si PBBM. So anyway guys, don't forget to subscribe to Badong Aratiles. Tapos mag-subscribe din kayo kay General Johnny Laksamana at kay Boljack TV. At syempre, sa lahat ng mga unitim vlogger, mag-subscribe sa isa't isa. Tapos mag-support po kayo lahat sa content creator at saka YouTuber. Total, iisang pamilya lang tayo. Ang pinaka-importante po sa atin pagsuporta kay PBBM, ekonomiya, trabaho, at saka seguridad. Yung pong pinaka-importante, yung mga personalan, iwasan po natin yun. Kasi, kaya nga naging presidente si PBBM dahil alam niya ang ginagawa niya. Huwag po natin pangunahan kasi maraming ano, nagbibigay ng mga iba't ibang balita. Hindi po natin kailangan yung mga negative na balita. Ang pinaka-importante pong balita, kung ano ba yung mga proyekto na magaganda na pwede natin ipagmalaki na ginawa ni PBBM. Yung mga personalan, hayaan po natin si PBBM ang gumawa ng hakbang. Wag na, alam mo, si ano din, si Tonying, magaling na journalist yan, si Tonying. Kaso lang, si Tonying, laging nangunguna ng mga chismis. Eh, dapat itigil din yung chismis. Kasi, alam mo, hindi namin kailangan yung mga chismis na mga kung sinong matatanggal, kung saan, na, bakit matatanggal. Dapat gayahin si, ano, si Mike Abby Opinion. Alam mo, si Sir Mike Abby Opinion, nagbibigay lang ng opinion. Tapos, bahala na yung mga viewers ang mag-judge sa kanyang sinabi kung maniniwala o hindi. Dapat ganun po. So anyway guys, magmahalan po tayo at magkaisa. Kagaya ng sabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Eh, ang kailangan ngayon, dasal at syempre sa paniniwala sa isa't isa na sana makabangon tayo at laliman pa natin ang ating samahan at hindi lang bigyan ng puwang ng malalim na pangunawa ang bawat yugto ng mga sitwasyon kasi bago pa lang siya dito sa ano, Malacanang. Dapat wag natin sawsawan ng mga intriga, yung mga intriga na hindi naman importante. Si Tonying, magaling pong journalist yan.
Ang problema lang, mahilig sa chismis. Yun lang ang problema niya. Ngayon, ito naman si Thinking Pinoy, dahil marami din siyang mga nasasalong balita, dapat, dahil labas-pasok siya sa bahay ng mga Marcoses, dapat huwag niyang ilik ang mga pinag-uusapan para walang chismis. Dapat ang pag-usapan natin, paano makakakain ang mga mahihirap, paano magiging mura ang pagkain. Yung mga proyekto na magaganda, yun ang dapat pansinin. Yung, pero yung away-away ng mga Bangayan, iwasan po yan. Hindi po nakakatulong sa Pilipinas yan at sa mga Pilipino. So anyway guys, walang personalan gaya ng sabi ko. Supportahan nyo lahat ng YouTuber, content creator at saka mga vlogger. At magmahalan po tayo. Maiksi lang ang buhay. Huwag nyo kakalimutan guys, okay? Magsuporta kayo kay Badong Aratiles, kay General Johnny Laksamana, kay Boljack TV, kay Maharlika. Tapos, lahat po kay Mike Abby Opinion. At kung sino-sino pa na gusto nyong suportahan, i-suportahan po nyo, okay? So, suportahan nyo na rin ako. Magbigay po kayo ng thumbs up para may rekomenda tayong lahat ni YouTube. And then, of course, magbigay pugay tayo sa isa't isa. Total, at the end of the day, Pilipino pa rin tayo. Maraming salamat po and God bless po.